Isang araw, habang nag-aalmusal si Daga, isa sa mga pinakamaliit na miyembro ng kagubatan, may kumatok sa kanyang pinto. Sobrang lakas na parang masisira ito. Masiglang binuksan ni Daga ang pinto at naroon ang malungkot niyang kaibigan na si Gazelle. Ah, Daga, kailangan ko ng tulong mo. May nangyari kasing napakasama. Anong problema, Gazelle? Si Leon kasi. Nagsimulang manginig ang Daga nang marinig niya ang pangalan ni Leon dahil takot na takot siya rito. Dahil ako ang hari ng kagubatan, ito rin ay tahanan ko, sabi niya at inangkin na niya ang bahay ko. Paano na ako? Saan ako titira? Lahat ng hingan ko ng tulong para mabawi ko ang bahay ko ay natatakot at tumatanggi. Dahil siya ang Leon, lahat tayo ay takot sa kanya. Pero hindi ka katulad ng iba, kapatid na Daga. Ikaw ay matapang at matalino pa. Tulungan mo ko. Pagkatapos mag-isip, pumayag ang maliit na Daga na tulungan ng kaibigan. At sabay silang umalis. At naroon nga ang Leon na mahimbing na natutulog sa hardin ni Gazelle. Gusto sana ng Daga na hawakan ng Leon sa higanting paa nito upang gisingin ito. Ngunit nang gumalaw ang Leon, napaatras siya sa takot. Pero susubukan pa rin niya itong gisingin. Balak niyang alugin ang buhok nito. Ngunit sobrang lakas ng hilik ng Leon na tinakpan ng Daga ang kanyang mga tai niya at hindi pa rin makalapit dahil sa takot. Naisipan ng maliit na Daga na maghanap sa paligid ng patpat na panggising sa Leon. Di sinasadyang dumampi ang buntot niya sa balbas ng Leon. Biglang nagising ang Leon. Dahil nagising mula sa kanyang masarap na pagtulog, naiinis na hinarap ng Leon ang Daga. Bumangon siya sa galit. Bakit mo ako ginising? Dinalhan mo ba ako ng pagkain, ha? Oh, ano? Pagkain? Hindi po. Ang lakas ng loob mong pumasok dito. Si Gazelle po, ano po? Anong nangyari? Nandoon po siya sa bundok. Eh di mamundok ka na rin. Dahil ngayon ay lalamunin na kita. Sa lakas ng ungol ng Leon, tumalsik ang maliit na Daga palayo sa kanya. Humiga uli ang Leon at itinuloy ang kanyang pagtulog. Kinabukasan, nag-ipon ng lakas ng loob ang Daga at bumalik sa hardin ni Gazelle. Di ba sinabi ko na sa'yo lumayo ka sa hardin na to? Opo, sabi mo nga po, pero... Oh, ngayon? Tatanungin po sana kita kung nakita mo na ba yung bagong bahay ni Hyena? Ano bang meron sa bahay niya? Mas malaki ito at mas maharlika kaysa sayo. Maraming puno ang hardin niya at malawak ang damuhan sa paligid. Oh, talaga? Gusto tuloy makita ng Leon ang bahay na iyon na mas maganda kaysa sa bahay ni Gazelle. Sige nga, dalhin mo ako sa maluwalhating bahay ni Hyena. Kahit na nanginginig sa takot, sinamahan niya ang Leon. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng Hyena. Ngunit walang kahanga-hangang malaking bahay o hardin na maraming puno. Ang bahay ng Hyena ay isa lamang napaka-ordinaryong yungib. Sinungaling ka, Daga! Kakainin kita! Halika dito! Napagtanto na siya ay niloko, hinabol ng Leon ang Daga. Oops! Tumatakbo ang Leon sa ibabaw ng mga troso habang tumatakbo naman ng Daga sa loob ng mga troso. Nang mahuhuli na ng Leon ang buntot ng Daga, mabilis na umakit sa puno ang maliit na Daga. Patawad, hari ng gubat! Huwag ka na magalit. Gusto ko lang tulungan si Gazelle. Lalong nagalit ang Leon at niyugyug ang puno ng kanyang higanting mga paa. Bumaba ka dyan! Manloloko!
Malapit na sanang mahulog ang daga mula sa umaalog-alog na puno nang mapadaan ang isang kawan ng mga hedgehog sa may paa ng leon. Aray! Ano ba? Sinubukang paalisin ng leon ang mga hedgehog, ngunit lalo siyang natusok sa kanilang mga tinik. Sinamantala ito ng daga. Tumalon siya pababa ng puno at sumabay sa kawan ng mga hedgehog. Nang akala niya ay natakasan niya ang leon, narinig ng daga ang parating na dumadagundong na yabag. Tumakbo siya at napadaan sa malambot na putik. Dahil magaan lang siya, matagumpay siyang nakatawid. Ngunit hindi ang leon. Sa sandaling humakbang ito sa putik, hindi siya makaalis sa kumunoy upang mahuli ang daga. Grrr! Oh, ano to? Huwag kang gagalaw! Baka lalo kang lumubog! Hindi na ako makikinig sa sasabihin mo. Gustong tulungan ng daga ang leon, kaya kumuha siya ng sanga at inabot ito sa leon. Sir, kumapit ka sa sanga na ito. Hihilahin kita at ililigtas. Ayoko nga, kayang-kaya kong umalis dito. Ngunit kapag ihahakbang ng leon ang isang paa niya, ang kabilang paa ay lumulubog sa putik. At habang nagpupumiglas siya, lalo siyang pumapailalim. Sa wakas ay sumuko rin siya. Daga! Lumulubog ako! Tulong! Sagipin mo ako! Gusto ko nang umuwi! Dali, bilisan mo! Nakakita ang daga ng puno ng gam, kaya kinolektan niya ang pinakamalalaking dahon nito at isa-isang inilatag sa kumunoy. Ayan, leon! Pwede mong tapakan ng mga dahon! Dali! Dahil malagkit sa ilalim ang dahon ng gam, hindi ito lulubog sa putik. Kaya kahit na may kahirapan, tumapak ang leon sa mga dahon at nagawa niyang makarating sa lupa. Ay, daga. Mundik na akong hindi makaligtas kung hindi mo naisip ang mga dahong ito. Paumanhin dahil minaliit kita. Kanina may gusto kang sabihin sa akin, ang hari ng kagubatan, ang leon. Hiniling ng maliit na daga sa leon na ibalik kay Gazelle ang kanyang tahanan. Kaagad namang pinagbigyan ng leon ang kahilingang ito. Dahil salamat sa maliit na dagang ito na nagligtas sa kanyang buhay, naunawaan niya ang halaga ng pagkakaroon ng tahanan. Salamat na kauwi na si Gazelle sa kanyang bahay na may magandang hardin. Ang leon ay doon na natulog sa kanyang dating lungga. At ang maliit na daga ay bumalik na sa kanyang masarap na almusal. Naging usap-usapan ng lahat ang tungkol sa malaking tagumpay ng munting miyembrong ito ng kagubatan na parang sa mga epiko.